Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at pati na rin po sa lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay isang battery cable na naputol po at nagkaroon ng grounding. Tara po, samahan niyo ako. Ito po yung battery na naputol yung cable. Ito po yung napakadelikado na pangyayari. Sibreto yung wire tayo, wala na gaso na. Kasi nagkaroon na po siya ng kapag-ground dito. Maapoy na po. Nangyari po ito dahil ito po. Ito po yung dahilan kaya nangyari ito, yung positive battery cable medyo may kaiklian na po siya, kaya pinapalitan ko na ng mas mahaba, pina-order ko na. At saka mayroon pa po isang dahilan, itong battery na to tumatalon-talon siya, so nahihila po yung kable. Kaya yun ang dahilan. Mayroon po akong isang video na kung saan yung kung paano mag visual inspection ng mga isa na po doon yung sinasabi ko yung battery. Mayroon po akong pinanggit doon na kung paano mag check ng visual inspection ng battery liban sa mga cable kung maluwag, at saka yung dapat hindi tumatalon-talon, kasi dalawa po ang pwedeng mangyari, masisira yung battery case at isa na po yung kable nga, nahila-hila siya. So nangyari na nga po, so ganun po ang dahilan. Po yung starter niya. Ang magmula diyan yung dulo ng battery main cable positive hanggang battery positive battery post. So kung pagmamasdan po natin, maikli itong isa, mataas yung isa. So itong isa hindi po kumakalog, walang kalog, tama ito. Ito ang problema. So kaya sa mga ganitong posisyon po, kung maikli man yung isa, dapat lalagyan to ng kalang dito para huwag siyang tatalon-talon. Ganun po ang tama. Plus yun dito, yung side dapat hindi po rin siya papalo-palo sa gilid, kasi ito po, itong pagtalon na to sa mga rough rod po yan. At ito to naman, na-membrane po tayo, didikit to dito, lalo na yung pabigla-bigla ang preno.
Yan po, ganyan. Pag sarap road naman, tatalo naman to. So, pwedeng mabi-up to. Dito natin pa dadaanin yung battery cable. Dito sa battery, dito sa taas. Papunta doon sa starter. Kailangan may kunting allowance yung haba ng battery cable para hindi siya nahihila. Tatalon-talon man, mayroon pa rin siyang kunting distansya sa haba papunta po dito sa starter na to. Talaga po ang pagbi-visual inspection sa mga importanteng component ng sasakyan. Kasi kung magda-drive lang kayo, magkakaroon po kayo ng aberya sa highway pag hindi nyo monitor yung mga katulad nitong sitwasyon na to. Ito po, tumatakbo yung sasakyan, umuusok na po. Kaya napakadelikado. Pero kung naagapan po sa mga pagbi-visual inspection niya, hindi sana mangyayari. Yun po ang kahalagahan sa pagbi-visual inspection. Sa susunod po, magbi-visual inspection tayo ng buong-buong sasakyan. Wala po tayong gagawin, full visual inspection lang po para magkaroon po kayo ng background. Yun po ang tinatawag na full check-up. Pagdating sa casa po kasi, mayroon pong tinatawag na full check-up. Wala pong gagawin ng mekaniko, pero ito full check-up lang po. Lahat ng sira mula sa gulong hanggang sa under chassis, engine, electrical, air conditioning, lightings. Mayroon pong ganyang klaseng ginagawa ang mga technician. Iba pa po yung mayroon ng mismong gagawin na may sira. Pero yung visual inspection, isa iba rin pong trabaho yan. Wala pa pong gagawin ng technician, pero magbabayad na po ang customer dahil sa visual inspection lang. Akala ng iba po visual inspection, mayroon po napakalaga ng visual inspection kasi doon po makikita lahat ng mga sira ng sasakyan nyo. Ibibigay po ng mag-visual inspection kung ano-ano ang lahat ng sira ng parte ng sasakyan nyo. Nakalista po lahat yun. Ngayon, kung ipapagawa nyo o hindi, nasa inyo na po yun. Pero visual inspection lang ang ginawa ng technician. At least, malalaman nyo naman doon po kung ano-ano ang sira lahat ng inyong sasakyan. Bago kong cable na inilagay.
bago na po siya. Try na namin i-start. Sige, start. Magano ka muna ng ano pre? Pangkalang dito temporary. So advice ko sa driver, lalagyan muna temporary ng pangkalang to para hindi tatalon-talon at saka itong gap na to. Para wala siyang problema sa biglaang preno-preno niya. Didikit ko kasi ito pag na prenoan. So ayos na po yung ano niya. Battery cable. Tinanong ko yung driver ko. Medyo baguhan pa yung driver. Hindi pa niya masyadong alam ang ganitong sitwasyon. Kaya sabi ko, lagyan niya ng mga kalang. Yan po ang kahalagahan ng pag-visual inspection ng mga sasakyan bago babiyahe. Dapat talaga marunong mag-visual inspection. Dito. Sige. Hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sana po mayroon po kayong natutunan sa pag-visual inspection. Tuloy-tuloy lang po ang panonood nyo. At para mayroon po kayong matutunan sa araw-araw sa kakagawa ko po ng video, isishare ko po sa inyo lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Please like, subscribe na lang po. And hit notification bell para sa susunod na mga video. Maraming salamat po. God bless po.